Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to make shrimp and fish balls. So, pagsasamahin po natin yung shrimp at saka yung fish dito sa ating recipe. Ang mga ingredients na kailangan natin para sa ating shrimp and fish balls ay 250 grams ng boneless fish fillet. So, you can use any kind of fish dito basta kulay white. What I'm using today is codfish. So, you can use yung tilapia fillets kung yun ang meron kayo. This is about 500 grams ng shrimps. Ang isang package kasi nito is about 453 grams. So, ang ginawa natin doon sa shrimp bale is tinanggal natin yung shell niya at dinevein natin or inalis natin yung pinakaitim niya dito sa likod. 4 tablespoons ng cornstarch. This is the white part from one egg. 3 tablespoons ng finely minced carrots. 2 tablespoons ng finely chopped green onions, 1/2 teaspoon ng finely minced garlic, 1 teaspoon ng sugar and 1 teaspoon of salt, 1/4 teaspoon or a few drops ng ginger juice. So yung pong ginger bale ay gagadgarin natin and then kakatasin natin. So yung katas lang ang gagamitin natin para dito. 2 tablespoons ng rice wine. So kung ano yung rice wine na meron kayo sa bahay, say mirin, sake or whatever rice wine ang meron kayo, pwede nyong gamitin para dito. And of course, we need canola oil for deep frying. Yan ang mga ingredients na kailangan natin para sa ating recipe. So once natanggal na natin yung shell at saka yung vein ng ating shrimps, ito ay tatadarin natin ng pinong-pino. But if you have a mini chopper like this one, yun na lang ang gamitin ninyo para hindi kayo masyadong mahirapan. So itatransfer lang natin yung ating shrimps dito sa ating mini chopper. So kung hindi kasya yung shrimps in one go, pwedeng twice nyo ito gawin. So ilalagay lang natin yung lid at saka natin ito pipinuhin bale. And then kapag parang paste na yung ating shrimps, pwede na natin itong alisin dito sa ating chopper. And then yung natira natin o yung ibang batch naman, ang ilalagay natin dito at pipinuhin natin ulit or ipaprocess natin ulit. Ito na ngayon bale yung ating minced na shrimps. And we will do the same or i-chop din natin ng pinong-pino itong ating fish fillet. So make sure na walang tiny bones o yung tinik na maliliit itong ating fish, especially kapag may mga batang kakain. So ilalagay lang natin itong pieces ng fish natin sa ating chopper. At ipaprocess din natin ito or pipinuhin natin kagaya ng ginawa natin kanina doon sa shrimp. At ito yung ating minced fish. So para sa ating procedure, what I have here is a big bowl. So ilalagay natin dito yung ating minced na shrimps. Pati na rin yung ating minced na fish. And then i-add lang natin the rest of our ingredients. So unahin natin yung ating minced na carrots, yung ating chopped na green onions, yung ating finely minced garlic, yung ating ginger juice, yung ating cornstarch, yung ating egg white, and our rice wine. And then i-add din natin yung ating salt and sugar. And then haluin lang natin ito hanggang ma-mix yung ating mga ingredients together. So pwede kayong gumamit ng spatula para haluin ito o kaya naman ay yung wooden spoon. And then after natin mahalong mabuti itong ating mixture, pwede na natin itong iluto or i-fry. Ngayon kung hindi pa kayo ready na lutuin ito, I suggest lagyan nyo ng cling wrap yung ibabaw ng ating bowl and then i-refrigerate nyo muna hanggang sa ready na kayong lutuin ito. So now ready na tayo na i-shape itong ating fish balls. So ang gamit ko dito na pang-shape is yung pang-scoop natin ng cookie o yung lagi natin ginagamit na pinapakita ko sa inyo na scooper. And what I have here is a small bowl ng cold water. Kaya tayo naglagay ng cold water para hindi manikit yung ating fish ball sa ating kamay habang sineshape natin ito into balls. So kukuha lang tayo ng isang level scoop nitong ating fish ball mixture. And then babasain natin yung ating kamay. Tsaka natin isi-shape ito into a ball. Ulitin natin.
So gagawin lang natin yan hanggang ma-shape natin lahat ng ating mixture into balls. We're now ready to fry our fish balls. So what I have here is a small pot at medyo marami itong mantika. Ngayon bali, maraming mantika ang kailangan natin para dito kasi deep fried kailangan natin i-fry yung ating ginawa na shrimp and fish balls. So hindi rin dapat masyadong malakas yung apoy. Once uminit na yung oil natin, hinaan na natin yung apoy kasi itong ating ginawang shrimp and fish balls ay hindi kagaya ng mga nabibili na commercially available na mga shrimp balls or fish balls na matigas. Since gawa ito dun sa ating fresh ingredients, malambot lang yung ating fish balls na gagawin. So once mainit na yung ating oil, idadrop lang natin ng paisa-isa yung ating shrimp balls na shinape kanina. So, wag natin masyado i-overcrowd itong ating oil para hindi magkadikit-dikit yung ating fish balls. Tsaka medyo ito turn-turn ninyo para even yung pagkaluto niya. So, once nag-brown na yung ating fish balls, pwede na natin itong hanguin. So, gagawin lang natin yan hanggang mailuto natin lahat yung fish balls natin o kung ilan man yung gusto nating lutuin na pieces. And this is how we're going to serve our shrimp and fish balls. So, ito po ay masarap na i-serve or kainin habang mainit-init pa. Ngayon, ang masarap na kasama nito as dipping sauce is yung itinuro ko sa inyo before na Nanay Lilay's fish ball sauce. Kung wala po nun, kahit yung sweet and sour sauce or sweet chili sauce po pwede na rin na gawing dip para dito. So ito po dito. Ay pwedeng i-serve as an appetizer o kaya naman ay pang pika-pika or merienda ng mga bata. Ngayon, kagaya po nung sinabi ko kanina, ito ay kakaiba dun sa nabibili natin na fish balls sa mga palengke at supermarkets kasi ito ay malambot, hindi kagaya ng nabibili na medyo matigas ng so, konti. So sana po ay nagustuhan nyo yung ating video for today at sana po ay i-try nyo tong ating recipe. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.